Yo, what's up mga kabuting-ting? Yan na, magandang umaga sa ating lahat mga kabuting-ting at welcome back sa ating munting channel. Yan na, andito tayo ngayon sa Barangay Tigbaw at mayroon tayo uli dito ang home service. Ito ay pumunta lang kahapon ng bahay. Kaso ay hindi ko napuntahan dahil araw ng Linggo. Yan, dito tayo dumaan dahil para makatipid sa pamasahe. Dahil half day lang naman tayo ngayon. Kasi meron akong aatinan na pictorial daw sa aking anak. Daw ha, kasi di ko naman alam eh. Hirap pagka wala tayong walang ibang aatin ba, kundi ako lang. Kaya yan, samahan nyo ako doon, papunta doon sa ating pag-home servicean mga kabuting-ting. So yan, ito yung tabi ng dagat dito sa Barangay Tigbaw. At dito lang ako dumaan dahil medyo malapit-lapit ito papunta doon sa ating pag-home servicean. Ayan. Malapit na ang piyesta rito mga kabuting-ting. Sa 15. Yan, dito kami dati nung bata pa kami ay dito kami naliligo. Yan, oh. Yan. Diyan kami nagtatumbling-tumbling. Si dagat na yan, oh. So ayan mga kabuting-ting, habang tayo ay papunta doon sa ating pag-home servicean, mayroon lang tayong i-shoutout. Yan, mega love shoutout sa ating mga silent viewers, organic viewers. Yan, at meron lang pala tayong i-shoutout sa mga maalala ko lang mga kabuting-ting ha. Yan, mega love shoutout Alfredo Domingo ng Malabon City, Renato Abon ng Pasig City, Roy ng Pasig City, Edgardo Dato Jr. Talavera, Yek Vlogs, Realidad Miao, Mr. Alba, Clodemir Santos, Darmens, Alex Concepcion, Alex Paroni ng Camarinesor, Wilmor De Chuso ng Bicol Sorsogon, Randy Trinidad, Tong Madridijos ng Mati Davao Oriental, Saldi Bertis, Mabilangan, Rinaldo Nudo, Rinaldo Obidosa, Jose Barito, Harvey Bernaser, Donato Matias ng Malibay Pasay City, Ruel Ambas, Mercy Ramos, Robert Mandap, Bolpini Teacher ng Vlogger Quezon City, John Santiano, G. Santiano, Joey Dulce ng Taytay Rizal, Florindo Isidro ng Marikina City, Ray Maglalang, Leo ng Nueva Ecija, Manik Cabadin ng Paranaque City, Edgar Macam, Edelberto Espedillon, John Diamante, Eliseo Yupo, Charlie Cantar, Papa Pids, Toxic Gaming, Michael D. Lucano Jr. at saka yung asawa niya na si Malin Lucano, Carlos Kasugay ng Fernando La Union, Enrique Bungais, J. Rodriguez. Yan, mega love shoutout po sa inyong lahat. At shoutout ko lang din yung ating mga kaibigan sa YT na sina Horseshoe TV, White Perry, Bullet Train Channel, Coach Repair and Tutorial, Dinlin Stevis Vlog, Pody Expert, Brother Joe Music, Aliyu TV, Lovely Simple Recipe, GW Jingward TV, Bro Gabriel Soroy Sugbo, Edstick TV, Andy Rabino TV Tech, Andy Rabino To, Edwin Sagayno Mix Vlog, Jeros Flores Mix TV Vlog, Josh Electrical Vlog, Farmer Boy TV, Rap Mix TV, Maskarang Vlogger, Pilam Country Living, Jimenez Eva and Vlog, Rudolf Oy Studio, Leudatic TV, DJ Remix, Andy Tick, Ate Mers, Lynn Abalye Lifestyle. Yan, mega love shoutout sa aking mga nabanggit. Boss, wapa may sinugba diha? Naa, umapuhon. Mga nang ugma pa man, nakaroon man ko na angare. Nang sa, ang manong anti-dispiras mo, nang dispiras mo nung mapuhon. Okay, shout out sa'yo, boss. Happy pista sa inyo. Kaya tagi live, nagbuha ko. Live cock. Ayoyo, ano siya may padulay? Washing? Patay, may sounds mga kabuting-ting. Ma'am, good morning! Ano ba
ebidensya na eh, para nga umuhatag mo og baboy na sinugba. Bakit an? So, dito na tayo sa ating pag-home servisan, mga kabutingting. Ayan ah. So, antayin lang natin na ilabas yung washing machine at dito natin sa, ayan, dito natin titirahin. So, ayan, mga kabutingting, doon daw tayo sa likod. Yung inihaw ha, huwag mong kalimutan sa dispiras. Shout out sa'yo, ma'am. Yan, dito raw tayo sa likod, mga kabutingting, dahil mahirap daw ilabas. So, yan, dito tayo. Yan. Yun, sharp. So, ito na yon, mga kabutingting. Single tab na washing machine na Sharp ang brand. Model, ang model niya ay AS-W550 5 kilograms crystal wash. Ito ay pag mga ganitong klase, mga kabutingting, kung hindi ako nagkakamali, ito ay tanso pa ang ginagamit nito. Ito ay napakaganda pa. Shout out sa'yo, ma'am. Ngiting tagumpay, ma'am. Yung inihaw, ha, huwag mong kalimutan sa pista. Ayan, ito. Ang problema daw pala nito, mga kabutingting, ay aandar siya, tapos hihinto. So, para makita natin, bababa ko muna yung aking gamit. Kukuha lang tayo ng extension at isasaksak natin ito. Kasi bigla lang daw itong may iiwik. Yung parang inihaw na baboy ba? Iiwik. Or ano ba yung Tagalog siya, iiwik, madam? Yan, ayusin lang natin yung ating extension at papasaksak natin. Pero sa bintana ay duhon kayo. Sa bintana, saan ba? Dito o dito sa kabila? Ayan. Dito natin ipadaan yung ating extension at para makita nyo. Ayan. Saksak na? Oo, saksak mo, madam. Ayan, saksak din natin. Nakasaksak na po dyan, madam. Andali. Bilisan mo. Nakasaksak na po. Ayan, nakasaksak na daw, mga kabutingting. So, ito'y ating papaanda rin or iikot natin yung wash timer. Ayun, kung naririnig nyo ay umuugong. Ayan, umuugong na lang. Hindi na talaga umaandar. Pero umuugong yung kanyang motor. Dalawa lang suspeed sa kunito, pwedeng bushing, pwedeng kapasitor. Hindi na to umaandar, madam. Ayan. Una lang natin gawin ito ay, ayan, tanggalin lang natin itong dalawang tornilyo. Handa mo karong wan, pista. Tatay, tiguwang na, tatay yapon. Ayaw matanggal ah. Gamit lang tayo ng side cutter. Tapos, saka natin ito ikutin. Dahil sigurado, kinalawang na yung thread nito. Kaya ayaw mangat. Ayan, tanggal din. At tama nga, kinalawang na. Tayan? Oo. Sunod, tanggalin lang natin itong takip. Medyo maganit ito, mga kabutingting. Yan o, medyo maganit. So, ito'y ating i-check yung kapasitor. Dahil sabi ko, pwedeng kapasitor, pwedeng busing ang problema nito. Yan, kabalot yung kapasitor. Ikaw ting,
Kagako bulig gihapon sa tuok. Mao ba? Pagkaon ko na siro, sinutan ko yung anak ko mga bre. Mao ba? Yan na ako yasawang. Kuha lang ako ng ano mga kabutingting tester. So yan, ito na yung tester natin. So ito'y tanggalin muna natin itong tanggalin muna natin itong electrical tape. Dahil para ito'y ma-check natin yung kanyang bushing. Grabe naman ito kabalot-balot. Itong kapasitor na ito, hindi niya na to original na kapasitor, pero ito ay sa mga lumang modelo at original ito na kapasitor. Grabe, tad-tad naman ito sa electrical tip. Sino ba unang gumawa nito? Kinsa may unang ni trabaho ini ba nga? Ikuan. Si Idilio. Idilio. Libe. Yung kunsyal sa tikon. Chito. Ayun ko, kunsyal yung... Ayan, lipat lang natin itong aking tripod para hindi siya gabal. Anak ni Mamir. So, ito na mga kabutingting. So, ito ay ating... Putulin lang natin yung kapasitor at tester natin ito. Yung motor nito automatic, okay ang motor nito dahil ang narinig nyo kanina ay umuugong siya. Pero may duda na ako nito na baka ito ang may problema dahil medyo maganit kaya hindi siya makaikot. So ito ay ating ititester lang at burado na yung microfarad na nakalagay dito. So tester lang natin yung kanyang kapasitor. Kung mababa na ito sa 7 microfarad, so ito ay kailangan ng palitan. Ano? Kasi ang kapasitor na nakalagay dito na original ay 11 microfarad. Yan, ito ay ating i-on lang. Tapos, lagay lang natin ito sa OL. Yan, kitang-kita. So, ito yon. So, ito ay ating titester. Ay, bakit nga ba sa OL? Sa capacitance pala, buong katinga. Yan. Tingnan lang natin kung ilan. Yan, napakababa na nito mga kaputingting. Mayroon na lang tayong nare-reading na 3.750 microfarad. So, ito ay sira na ito. Yan. Kaso, ang problema talaga nito mga kabutingting ay wala akong kapasitor na pamalit nito. So, ito lang yung paraan na gagawin ko. Kuha lang tayo ng second hand na kapasitor. Kung sakaling ito ay gagana, so bibili na lang ako dahil wala din akong kapasitor dahil naubusan ako. Last na kasi yung kapasitor na aking ikinabit nung nandoon ako sa barangay na Haong. So, itong kapasitor nito ay para sa sharp to, ito ay second hand, 3.5 or 3 UF lang na nakalagay dyan. So, magparallel. Saan na ba yung mga second hand ko? Ito ay mga nabibili ko lang sa junk shop. So, nawala na yung ano. Wala na yung aking isang kapasitor na second hand. Ayoko, wala namang inihaw na inaw dyan. Inihaw na baboy. Yan, hanapin ko muna ang aking kapasitor mga kabutingting. So yan, meron na ako ditong kapasitor. Yan, ito namang kapasitor na ito ay ilang microfarad dito. So malabo, ilawan nga natin. Ayan, ito ay 4.5 microfarad. Yan o, kung nakikita nyo. So ito ay, ito lang ang ating ititesting. Kung ito ba ay makaandar. Pero may problema talaga ito.
dahil tawag niyan, ito ay maganit. Si maganit. Matigas ba? Matigas ikutin. Bibili pa ako ng ano nito, mga kabutingting. Kung sakaling basta may problema talaga yung ano nito, kapasitor, dahil 3.7 microfarad. Sabi ko nga, kung bababa sa 7.5 ay kailangan ng palitan yan. Dahil ang original na nakalagay dito sa kapasitor na ito ay 11UF. Ayan. Tapos, saksak lang. Sayura, te. Saksak lang natin. Ayan, nakasaksak na. So, ngayon ay ikutin ko lang yung wash timer sa taas at tingnan nyo kung ito ba ay iikot. Ayan, hindi pa rin siya makaikot dahil, ayan o, nagre-reverse naman siya dahil maganit pa. So, patanggal te. So, sunod na lang natin gagawin ito ay tanggalin na muna natin ito. Ayan, sunod nating tanggalin ay ito, yung mga tornilyo paikot. Dahil ito ay maganit, so kailangan natin itong langisan, or kung kailangan bang, kung kailangan itong baklasin, di ba baklasin, kung makaya naman sa paglagay lang ng langis, so mas maganda. Pero itong kapasitor na ito ay sira talaga ito. So yan, baklasin lang natin. Pupus, hanap tayo ng pwesto para makita nyo. Ayan. So dito sa pagbaklas ng mga tornilyo, mga kabutingting, ay ipapas forward lang natin ito. It's not a game, it's a rich thing. So ayan, baklas na natin. So sunod lang natin gagawin dyan ay tatanggalin natin yung motor. So ayan, pass forward lang ulit natin dito sa pagtanggal ng tatlong tornilyo sa motor. So ayan na, kabutingting, ito na yung motor nya. So ito ating susubukan na langisan. Yan. Ito na yung langis natin. Pero ito, mga kabutingting, ay mantika pa ito dahil hindi pa ako nakapunta ng sugod. Yan. So ito ating lalangisan. Kung makaya ito sa langis ay hindi ko na to kailangang baklasin. Ayan. At alugin lang natin ito kung ito ba ay mayroong alug. Okay naman, sa tingin ko ay okay naman. Lumambot siya ng bahagya, pero tumigas din. So kailangan pa natin ng langis ito. Or mantika. Ayan, kung nakita nyo ay napakalambot na. So ayan. Sunod, lalangisan natin ito dito sa ilalim. May makikita ka dyan na shafting, so patuluan mo lang yan. Yan. Tapos, gaganyan mo siya. Tapos, gaganituhin mo naman. Para yung langis ay pumasok doon sa pinakabusing niya. Yan, kung nakikita nyo ay napakalambot na. Yan, di ba? So, mayroon pa dito akong nakikitang, yan. Dahil ito pala, mga kabutingting, hindi ko napansin. Napansin ko naman siya kanina kaagad. Hanapin lang natin dito kung alin ba dito yung mataas na microfarad. At kung sakaling mataas, ay hindi na siguro tayo bibili ng kapasitor na replacement. Dahil itong mga kapasitor na ito ay original ito. Kung hindi ako nagkakamali, ha. Yan. Istirin muna lang natin. Tapos
Testirin muna natin pala ito. Yan, on lang natin ito. Tapos, silip natin sa capacitance. Tapos, testirin lang natin itong isang, dalawang linya. Itong hindi ko pa na-tester. Yan. Yan ay hihinangin na lang natin mamaya. Ayun, nag-0-0. So, ibig sabihin ay sira na siguro talaga ito. So, kailangan ko talaga pala na bumili ng kapasitor. Ano, kung nakikita nyo ay nag-0-0. So, wala na talaga tayong nare-reading. Ayan. Ayun. Meron tayong nare-reading na 0.7 microfarad. So, sa halip na ito ang gagamitin, kaso nag-0-0 na naman. Luko-luko itong ano na to ah. Ano ba talaga? Ulitin lang natin sa pag-tester. Yun. Mayroon tayong na-reading na 7 microfarad mahigit. So, tingin ko ay okay pa ito. Ito kasi ay trace. Ito pala, ang linya sa euro nito ay para sa dryer. Ito ay para sa washing. At kung hindi ako nagkakamali, pag mga ganitong klaseng kapasitor, kahit 7 lang, dahil mataas ang voltahe nito. Kung hindi ako nagkakamali, mga kabuting ting ha. So, ito ay ating itatry. At magpapainit lang ako ng hinang dahil dudugtungan natin ito dahil napaka-ikse. Sinagad pagputol. Itong linya na ito ay para to sa dryer pero napapaandar niya at matagal na daw itong ginagamit pero napapaandar nila kahit ito ay motor ng dryer. Kahit itong linya na ito ay sa dryer. So, para hindi na ako bibili, try muna natin ito. Ito ay kaya na ito dahil sabi ko nga ay sa mga sinauna, ito kasi ay sinaunang kapasitor ito para sa mga lumang medyo mataas yung kanyang voltahe. Mababa yung microfarad na nakalagay pero mataas naman yung kanyang voltahe. Yan, bali magpapainit lang muna ako ng hinang mga kabutingting at hinangin natin ito. So ayan, nakapainit na ako dito ng hinang. So dahil napaka-exe nito, ganyanin lang natin ito, balatan lang natin gamit nitong ating soldering iron. Sana ay didikit pa ito sa dahil sinagad ito pagputol. Sana ay okay ito, tingin ko naman ay okay pa ito dahil napapagana nga dito sa mababa, ano pa kaya dito sa mataas. Hirap pagka walang kuko, naputol kasi yung aking kuko. Yan, pwede na yan. Yan, lagyan lang natin ng soldering lid. Ako, ayaw dumikit mga kabuting-ting, itong mahirap. Dumikit. Dali lang ha. Oops, tutumba pa. Yan. Hinangin lang muna natin ito dahil lihain lang muna natin ito dahil ayaw dubikit yung aking soldering lid. O yan, pwede na siguro yan, wag na. Nailiha na ako nakita. Yun, pwede na yan. Sunod, kuha lang tayo ng wire. Yan, itong wire na ito. Ito ay power cord. Tapos, lalagyan natin ito ng soldering lid. Tapos, ihinang lang natin ito dito. So yan, pwede na yan.
So ngayon tuloy natin, masyadong mahaba. Ngayon ay iwa-wiring natin ito doon. Banda rin natin. Ayan, iwa-wiring natin ito. Sabi ko nga ay kung napapagana dito sa mababa na 3 microfarad na lang mahigit, ano pa kaya dito sa 7 microfarad? Uy, yun lang. Natanggal man, mga kabutingting, anak ng tipaklong talaga. Tanggal man, mga kabutingting, sahi. Bakit kasi ito sinagad? Maloko rin yung unang gumawa nito, ah. Ayan. Sihinang lang natin ito ulit. Ayan. Tapos kabit lang natin ito dito. Tulin muna natin ito. Ayan, putulin muna natin. Hindi pala kita. Yo! Ako na. Ayan, ikutin lang natin yung wash timer. Ayan. Tapos lagyan lang natin ito ng flies para hindi pumiglas, at isaksak ko lang dito yung power cord. Yan. At tignan nyo kung ito ba ay gagana na. Ayun. Yan na. Okay na yan, mga kabutingting. At tignan natin kung ito ba ay nag-reverse. Ayun, nag-reverse siya, mga kabutingting. Ayun, kung nakikita nyo. Ayun, nagre-reverse siya, mga kabutingting. So kabit lang natin ito, mga kabutingting, dito. Ayan, balik natin. Maganda ba kaya ito pagkahinang? Ayan, matigas naman na hilahin. So ito ay ating itatry, at yun lang yung ginawa ko, nilangisan ko. Yun lang, wala nang iba. Yung kapasitor pala ay yan, bali ipitalit din natin yung kanyang kapasitor. Dali, ah. Yan, tapos lagay na natin yung mga tornilyo. So yan, dito ay fast forward lang natin yung pagbalik sa tatlong tornillos para sa motor. It's not a game, it's a rich thing. Yan. Napakalambot na. Sunod ay asimbol lang natin. So dito, mga kabutingting, ay fast forward lang ulit natin yung pag-assemble. At makikita nyo dyan ay pinagpuputol-putol ko yung mga wire dahil ano tawag nyan, sa gabal. So yan, iwa-wirings ko to ulit, mga kabutingting, dahil pinagpuputol ko dahil ano siya, hindi maganda yung pagkalagay sa wire ba. So ito ay iwa-wirings ko lang. Ito naman, pag-wirings ito ay napakadali lang. So sunod-sunod mo lang ito sa kakanyang kulay ay okay na. Tulin na natin itong mga ano na ito, para hindi pangit tignan. So dito sa pag-wirings, mga kabutingting, ay fast forward lang natin ulit. Isusunod mo lang naman yan sa mga kakulay nya, maliban dun sa dalawang linya sa wire sa kapasitor, dahil yun ay kulay asol at saka kulay puti. At yan ay
ilalagay mo lang or ikakabit mo lang doon sa kulay blue at sa kulay pula. Yun kasi ang forward tsaka reverse. So yan na, na-wearings na natin. So kabit lang natin yung kanyang pan belt. Medyo may kalawagan na rin yung pan belt nito mga kabutingting. Hindi pa naman masyado. So ngayon ay saksak lang natin yung power cord. Yan. Tapos dito natin makikita kung ito ba ay mag-reverse. Dahil kanina nung pinaikot ko hindi nyo masyado makikita kung nag-reverse ba. So ikutin ko lang dito yung watch timer. Yan. Pag ganyan ang ikot nya. Yan. Kung nakikita nyo ay nagre-reverse. Ayan, kung nakikita nyo. So ayan ay okay na. At pag mga ganito mga kabutingting, kung napapansin nyo, konti lang yung reverse nya, balik agad para yatang may sumasayad. Finally, ano yung sumasayad? Ayun, sumasayad yung kanyang wire sabit natin dito. O yan, lanang sumasayad. Tingnan natin ulit. So, okay na, tay. Uy! Iba! Hali kayo! Ayan, magtawag na si tatay. Yan, at kayo na rin humusga mga kabutingting kung ito ba ay okay na. Uy! Pero sabi ko nga kanina, kung doon nga sa 3.7 microfarad, umandar siya, ano pa kaya doon sa 7 UF? Yan. 0.7 microfarad. Yan o. Yan ay okay pa. Pero mayroon pa akong paraan dyan para kahit papano ay bumilis dahil makapal pa naman itong panbelt mga kabutingting dahil wala itong adjustment sa motor. Dali, mamaya. Yan, ito ay ating babalikta rin. Papakita ko sa inyo na ito ay makapal pa. Ito ay tatagal pa ito ng mga ilang buwan dahil makapal pa. Yan o. Yan, kung nakikita nyo. At dito, medyo na talaga. Medyo numipis na. So, dahil makapal pa naman ito, babalikta rin lang natin ito. At alam naman nila yung bahay ko. Dahil pumunta nga ito si tatay kahapon, kaso wala nga lang ako. So yan, nakabit ko na yung panbelt at binaliktad ko na yan. So try natin ulit. Ayun, sabi ba yung tunog niya? Yan ay mobilis na. Yan o. Dahil medyo humigpit-higpit yung panbelt noon dahil binaliktad ko. So malalaman natin yan mamaya kung ayan pa ay mabilis pa. So lalagyan natin ng tubig. Bakit maingay? Ganyan yan dahil wala naman tubig. Mamaya pag may tubig, magbabago ang tunog niyan. So tanggalin lang natin. Sunod ayusin lang natin itong ating inay rings. At sabit lang natin itong mga wire. Yan, ganyan lang. Para itong wire na ito ay hindi sasabit dito sa kanyang pulya or sa pulley. So kukuha lang tayo ng cable tie. At cable tie lang gagamitin ko dyan. Hindi ko na ibabalot sa plastic. Yan, igaganyan lang natin. At hindi ko alam kung 7 microfarad nga ba talaga itong na reading natin kanina dahil mayroon kasing 0.7 microfarad. Yan, ayusin lang natin ito. Pero gumana naman siya at hindi hirap yung kanyang motor.
sa pag-ikot. Yan, lagyan lang natin ng cable tie. Yan. Tapos putulin lang natin. Tapos ito gaganyan lang natin. Yan. Sige te, lagyan na natin ng tubig te at mamaya ko na iturnilyo yan paikot. Para makita nyo lang na yan ay okay na. Sige, lagyan natin ng tubig. Ito ba ay okay na? Yan. So, yan mga kabutingting. Bale, palagyan muna natin ito ng tubig. At ipupost ko lang. Ayan. Sige pa, sige pa. Damihan mo pa para makikita kung ayan ay mabilis. Oh, dagdagan mo pa te. Oh, yan, pwede na siguro yan. Pwede na, pwede na. So, yan na. Ngayon, dahil naka-okay pa naman yung timer, so ikot lang natin bahagya. Tapos, saksak ko lang dito yung power cord at tignan nyo kung ito ba ay mabilis pa. Ayan. At kayo na ang humusga mga kabutingting. Ayan, kung mabilis pa ba ito. Ayan. Iba yung tunog ngayon sa kaysa kanina na walang tubig. Pero may isang paraan pa nito mga kabutingting para ito ay bumilis talaga. Magpapalit ng timer. Ay ito, wash timer. Pero hindi ko to papalitan dahil okay pa naman itong wash timer nila. Dahil kung nakikita nyo ay nagre-reverse. Ayan o. Ayan, nagre-reverse siya. So ito hindi ko papapalitan. Pero yun nga, kung gusto nyo talagang bumilis, magpalit kayo ng wash timer. Dahil ang wash timer kasi na ito, ito ay original original talaga na kanya pa. So dahil original pa ito na wash timer, ayan yung kalimitan pagka-sharp. Saglit lang siyang iikot bago mag-reverse. Hindi katulad sa mga replacement or mga ibang washing machine na ginagamit na wash timer ay matagal siya iikot muna tapos bago mag-reverse. Ito kasi ay saglit lang siya iikot bago mag-reverse. So kung gusto nyong bumilis ito, kung meron kayong mga ganito, magpalit kayo ng wash timer. Pero ito, hindi ko to papalitan dahil sabi ko nga ay okay pa naman itong kanilang wash timer. So okay na ma'am? Ha? Pag hindi naman okay, alam nyo naman yung bahay ko, so pwede naman kayong pumunta. So yan, kung napansin nyo, hindi ko pa siya tinakpan, so hindi ko na siguro ipapakita yung paglagay ng tornilyo mga kabutingting. Basta ito ay okay na. At dito ko na rin siguro tapusin ang video natin sa araw na ito dahil ako ay uuwi na rin dahil sabi ko nga ay half day lang ako ngayon dahil pagdating ako ng pictorial sa aking anak. Pero kung mayroon lang sanang aatin na iba ay maghahanap pa sana ako ng customer. So ayan, dito ko na tapusin ang video natin. At kung nagustuhan mo pala itong video na ito mga kabutingting, pwede bang palike at pakishare. At kung mayroon ka ditong natutunan, hilingin ko na rin yung pag-subscribe mo at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay mo sa all mga kabutingting para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So ayan, lagi nag-iiwan sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabutingting. Bye-bye na po!